Hi, welcome back to my channel. Thank you for watching, and I hope you subscribe if you haven't subscribed yet. And please hit that like button and notification bell so you'll be updated on my upcoming videos. And enjoy. God bless and have a nice day. Stay safe, everyone. Bloomingdale's, the very top floor, they call it the dome. Right in here because of the sun. There you go. Inap, malutot. Basin ka lang. Lumungan sa balap di kamot. Nakalgim yung loblok. Noon sa kalnabi na. Noon yung ngalgim. Ngalgim no. Dahil nga sa lapo otot. Sa pat na yung lakupo ka nga lalo. Nalakupo ka nga lalo. 9 weeks. Sabi na. Stuart na niya ang inap. Stuart, kilos ka. San Francisco. Binili ko kahapon, $24.99 plus tax, and that added tax come up to $27 something. Dito sa store na to. Ito. Ayan. Store. Ayun mo. Ayun mo. May display pa sa window. Ang cute na mga items nila. Gaganda. Yan yung store. Ayan. Yan yung pangalan. Chalo and Company. Kita mga design ng artist. Saka okay yung presyo ha, para dito sa place na to. Sa loob ng Bloomingdale's at nasa San Francisco downtown. Nung pumasok ako kahapon, basta nadaanan ko to. Ito. Nadaanan ko yan. Nagandahan ka agad ako. Ito. Yan or that one. Yan. Yan yung design. Yan. Ang pinagpilian ko yan, dalawang yan. Either that one or this one. But I bought this one because I like the design. So, pumasok na lang ako. At dumiretso ako sa counter at tinanong ko siya. Sabi ko, do you have large size on that one? So, may stock siya. Tapos, di ko na tinanong yung presyo. Basta gusto ko yung item. Hindi naman sa pag-ano. Pag iayabang ganun ako. Pag gusto ko, talagang I wanna have it. Ugali ko yan kahit noon pa. So, sabi pa nga niya, do you wanna try it on? Para malaman mo kung perfect. So, sabi ko, no. It's okay. Sabi ko, just give me large. And then, binayaran ko na. Hindi ko na ka tinanong yung presyo eh. Kaya na-surprise ako na
it's ano, the price is pretty fair for a, you know, a place here inside the what you call this, inside Bloomingdale's. Kasi ano, tawag dito, usually dito mamahal dahil yung upa nung nung list nila. Tapos in-expect ko nga nasa ano to, mga at least 40 something. Nung tinignan ko yung resibo ano lang, yun nga, $24.99 plus tax. Oh, wow. Tapos ang gaganda ng design nila, ang dami nilang mga cute na may mga kung ano-ano dyan. So check it out guys, kapag may time kayo at narito kayo sa San Francisco. At saka local artist siya eh. Ang gaganda. Kaysa pupunta kayo sa Fisherman's Wharf, nagpunta akong Fisherman's Wharf, bumili ako ng isang shirt. It cost me almost $60 something, plus yung jacket, nasa $80 something. Oh, kaya na-surprise ako nung nabinili ko tong shirt. Ang ganda pa ng tela ng damit. Ang ganda ng tela ng damit dahil very relaxed yung ano niya, fit, perfect fit, relaxed. Tapos okay yung tela, cotton siya, at saka nakakahinga yung body mo at hindi kinakapitan ng lint ha. Usually pag itin, kita-kita yung mga lint, so ito hindi. Cute din ng mga umbrellas oh. Not that. Diba? Suspend sila sa air. Nice. Diba ko sa yun yung under the dome, yung sa taas. Yes, palabas na ako ng mall. Ayan o, diba? Ang cute. Nice. Ito tayo sa may Bloomingdale's. Westfield Mall, Bloomingdale's. Downtown San Francisco. Yan, may paparating na ano, tawag dito, may paparating na trolley. Ayan, may trolley. Street trolley, L Market. Nanggaling yan sa Castro. And then, dediretso yan sa all the way sa Fisherman's Wharf. San Francisco Street Car Trolley. F Market Trolley. Coming from Castro and then heading towards the downtown. Sa tabi ng trolley. Ayan na, diba? May isa pang trolley green sa likod. Diyan yung sinakyan ko papunta rito. The F Market trolley na nanggagaling sa Fisherman's Wharf and then pumupunta dito diretso sa Castro and then back and forth. Nandito ako ngayon sa Castro. Sa favorite kong cafe dito. Casa di Casa.
ganda dyan. Of course, ang all-time favorite ko ang Orphan Undies. Lagi akong pumupunta rito tuwing pupunta ko ng Castro. Since I was 24, turning 25, dito kami nag-aalmusal after clubbing. After madaling araw, ayan o, diba? Nice. Nice. At dito ako nagpatato. Dito ako nagpa body piercing at tato. Yeah. Hot cookie. Castro Theater. And then hot cookie, kung saan mo makikita ang kanilang mga masasarap at naglalakihang cookie. Yan ang Castro Theater. Ganda yan sa loob. Very antique looking loob niya. Yan kami. Ito maganda rin tong coffee house na to. Since 1970 pa. Ang bango ng aroma coming from inside of the coffee cafe. Dito sa Castro Theater kami nanood ng Mamma Mia. I still remember. It was so much fun dahil talagang merong interaction yung audience. Kumakanta, sumasayaw, binigyan kami ng parang inflatable na microphone. Meron pang mga, yung mga party favors. May nagpa-piano pa sa harap ng stage. Ang saya. Ito ako nagpapalinis ng aking kamay at paa. Dito ko dinala ang aking mga friends pag nagpapa-spa kami, put spa ganyan, Castro Nail Salon. Man, I've been coming to this place for a long time since I was in my early 20s. Ang dami na nga nais nagsara na lugar dito eh. Dahil tong leching pandemic na to, sinira talaga yung dating ang saya-saya. Ito dati, ice cream parlor to at saka Mediterranean place na restaurant. Both of them are my favorites too. Yan, dati dyan, isa yung favorite kong Thai restaurant. Tsaka tong Osaka sushi. Tsaka yung mga favorite kong boutique store na binibilang ko ng yan, yung nagsara na yan, yung body. Binibilan ko ng mga outfit ko pag nagka-clubbing ako. Tsaka to, nagsara na rin yata. Ito, bago to, Tanglad, Vietnamese Fusion Filipino Restaurant. Sarap food nila dyan. Friend ko may-ari niyan. Ilang beses na ako nagbalik-balik dyan. Masaya dito kasi sineselebrate din nila yung Castro Street Fair dito every year. But before pandemic, ah. And I hope it, pag natapos tong pandemic na to, maibalik para bumalik yung saya ng Castro. Ito, cute yung hardware store na yan. Dami mo makikita ang mga interesting na mga items dyan. And then, my favorite, ito na lang natitira, isa sa mga ilan na lang natitira mga original dito na store, isa to. Tsaka tong hardware na yan. And then this one. Look at that television. Diba? Lumang-luma. Yung bookstore na yan. Napakadami ko nang nabiling mga book dyan. Especially mga self-help books. Ayan. Tsaka yung Walgreens na yan. Matagal na yan dyan. And then this. La Tortilla. Gyro Express. Yan. Doon ang La
lagi kong pinupuntahan, Badlands, sarado na rin. Nakakalungkot makita yung mga dating, ang dami mong mga good memories. Tapos sarado na ngayon dahil sa pandemic. Ayan, ayan, Starbucks dyan, tambayan namin yan bago mag-clubbing or before and after clubbing. Ayan, mga clubbing dyan, mga pizza house. Oh, look at the rainbow pedestrian lane, diba? Cute. Puso na may sign ng Castro, of course. Ayan, diba? Rainbow na puso. Ayan, cute. Ito yan sa Castro. Matindi ng araw. And of course, the Sausage Factory. Isa yan sa paborito kong puntahan din dito for Italian, you know, food or cuisine. Yan, kami madalas kumain. Masarap ang food nila dyan. Ganda rin ng interior designs nila dyan. Sarado sila ang ano, I think they're open. Yeah. Diba? Tino yung mga chandelier nila, oh. Tsaka yung mga wallpaper, yung mga mirror talagang parang ano, yung panahon pa ng ano, ng ano bang year, 1950s para, or 1920s or 1930s, parang mga ganun. Right? Ganda, oh. Yes, Sausage Factory. Factory. Mga bilihan ng mga naughty. Bibilisan ko lang ha, notice. Mga naughty toys. Dito masarap kumain ng pizza sa Oz Pizza. And then yung katugtong nila is Project Juice. Mga organic na mga juice and mga... yung mga parang mga smoothie and mga oat meals or not, may mga prutas yan dyan, tas pizza dyan. Diba, binilisan ko lang yung ano, pahapyaw lang dito sa mga naughty toys kasi baka alam mo naman ang YouTube baka masyado sensitive. May playing safe lang tayo. Yan. Grabe, sobrang lamig. Para ka nasa loob ng freezer. May araw siya, pero my God, nakakaninig ng laman yung lamig. Ayan, may mga naghihintay ng cable car dito. Ayan yung ano, ayan dyan umiikot yung cable car, turn around ang tawag, yung cable turn around. Ayan yung cable car, ayun. Tapos pupunta yan dito, then iikot. Dito mga flower, oh, yung mga hanging plants. Dito yung BART station. Kung pupunta ka rito sa cable car, ito yung BART station. Powell Street ang bababa ng BART. And then akyat ka dyan, ayan yung cable car. Tignan nyo to, Sister Cities of San Francisco daw. Diba? Ayan. Sister, iba-ibang pangalan ng lugar. Saan yung Manila? Ayun yung Manila. 6,975. Ano yan? Ano yung MI? Is that short for... I don't know. Miles? That's not miles.
not even minutes. I don't know. I'm not sure. Diba? Ayun na, umikot na yung ano. Umikot na yung cable car. Ayan, ganyan nila iikot yung cable car. Iikot, iikot nila tapos itutulak nila. Sayang hindi natin natsyempohan yung mula doon pupunta. Ayan, ayan, ayan. Iikot nila ng ganyan. Ayun, iniikot. Yes. At least na ano, kahapon sumakay ako dyan eh, all the way up sa bush, kasi sobrang hingal, dami kong bit-bit. $8 yung ano, $8 yung regular fare, $8 na ngayon. Nung unang dating ko dito, $3 lang yan, then naging $5, tapos ngayon $8 na siya. Kaya nilalakad ko na lang, sayang din yung $8, diba? Minsan-minsan, pagka talagang sobrang dami ng bit-bit, yan, exception, sasakay ako dahil syempre sobrang hingat. Lakarin mo ba naman mula dito all the way? Kikita niyo yung pinakadulo ng tuktok na bundok na yon. Doon ako nakatira for 10 years. Then, umalis ako doon for another 13 years. And then ngayon, doon uli ako. Kababalik ko lang. Ayan, o diba? Ang pila dito, yan, mula dito, all the way paikot, hanggang doon, ang pila usually, lalo na nung wala pang pandemic. Hindi ako sasakay today, maglalakad lang ako, maganda naman yung araw, at saka yung panahon, enjoy ko lang yung sightseeing. Ayan, lalarga na sila. Yay! And then, may isa namang papalit. Ayan, siya naman ang pupunta doon sa pilahan. O, diba? Nakahilo. Ayan, ang bagong papalit. Daming pumalit oh, nagkasunod-sunod, ayan oh. Oh, wow, ang daming cable car today ah. Oh, dami nila oh. Oh, 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 oh. Right?